ito na ang bagong Express Info Channel na pawang katotohanan lamang at walang halong hype. Yan ang bagong Express Info Channel, ang channel na walang humpay na sumusuporta sa NBA Dream ni Kai Sotto. Sa mga nagtatanong, ano ba talaga ang tunay na height ni Kai Sotto in comparison sa height ni na Kristaps Porzingis at Boban Marjanovic? Well, this is a follow-up sa ating viral video na nagsasabing si Kai Sotto na ang pinakamatangkad na NBA player if drafted, at napakaraming katanungan about the veracity of our claims. At sa video ito ay ipapakita natin ang ating mga sources at kung bakit hindi 7'4 si Boban Marjanovic at hindi si Taco Fall ang pinakamatangkad na NBA player this year and in the coming season. Una ay titingnan natin kung ano ba talaga ang height ni Kai Sotto. While it is true na 7'2 lamang ang listed height ni Kai Sotto sa NBL Australia, that does not mean na fake news ang sinabi natin na isang legit 7'3 si Kai Sotto, dahil mayroon tayong napakaraming resibo dyan. At wala na sigurong mas makapagkakatiwala ang source kundi si Kai Sotto mismo. Sa isang tweet ni Kai Sotto last January 2021 ay sinabi ni Kai Sotto na isa na siyang ganap na 7'3 at ito ang ating ultimate source. At dahil ito'y binalita ng Inquirer, Rappler at Philippine Star, only means na ito'y totoo. And that is the only reason kung bakit halos lahat ng mga Pinoy news organizations, including the vloggers, ay 7'3 ang ginagamit na bilang official height ni Kai Sotto. I just hope na wala ng mga tanong about dyan, dahil very clear na yan. In fact, sa latest news ng Sports Illustrated dated May 18, 2022 ay sinabi nilang isang 7'4 na si Kai Sotto. So sa mga nagsasabing fake news raw o wala tayong basihan sa ating first video, ay siguro mali naman ang inyong paniniwala, dahil napakaklaro naman na legit 7'3 si Kai Sotto. At baka tumangkad pa nga siya ng isang pulgada, dahil last January 21 pa ang last time niyang pag-update ng kanyang height. Now let's go to the confusing part. Ano nga ba ang totoong height ni Boban Marjanovic? Ang kanyang official height. Well, madali lang naman. Puntahan natin ang official site ng NBA at puntahan natin ang mga listahan ng mga players sa NBA. At nandito ang kanilang official height. And very clear dito, sa official height ni Boban Marjanovic is only 7'3, not 7'4. And I hope na nasagot na natin ang mga nagtatanong kung bakit sinabi nating 7'3 ang official height ni Boban at hindi 7'4. At yan na ang resibo. Ang NBA website na mismo ang nagsasabing 7'3 lamang si Boban. Surprised? Well, nagpalabas kasi ang NBA ng standardized measurement para sa lahat ng mga NBA players to crack down those players who did not declare their real height. All teams are required to measure their players barefoot, at talagang kagulat-gulat ang resulta. Even the likes of Kevin Durant, who is known to be 7-footer by media, but officially ay 16 lang pala ang kanyang official height, katulad rin ni Dwight Howard, na ang buong akala natin ay 7-footer, pero 6'9 lang pala barefoot. Ito rin ang nangyayari sa height ni Boban Marjanovic, na kung saan from 7'4 ay nagiging 7'3 after the new standardized measurement na pinalabas ng NBA. Pero kung mayroon mang lumiit, mayroon ring tuwangkad. Katulad na lamang ni Kristaps Porzingis, who is known to be just 7'2, pero after the new measurement rule ay nagiging 7'3 ang kanyang official height barefooted. So that means magka-height lamang si Kai Sotto, Boban Marjanovic at Kristaps Porzingis, dahil they are all 7'3. That will make them the tallest players in the NBA.
Pero paano nga ba si Taco Fall? Di ba siya dapat ang pinakamatangkad at 7'6"? Well, yes, I know. Taco Fall used to be the tallest player sa NBA. Pero hindi na ngayon. Dahil he was waived by the Boston Celtics sa kanyang two-way contract. And currently, ay naglalaro na lamang siya exclusively sa NBA G League na Cleveland Charge, the affiliate team ng Cleveland Cavaliers. But take note, he is not considered NBA player anymore dahil hindi two-way contract ang kanyang kontrata. So yan ang dahilan kung bakit hindi na si Taco Fall ang tallest player sa NBA ngayon. Unless he will be signed by an NBA team next season. Pero kung hindi at madadrop si Kai Soto next season, ay si Kai Soto na ang magiging tallest player sa NBA kasama si Boban Marjanovic at si Kristaps Porzingis na mayroong parihong 7'3 na height. So very clear na yan ang ating explanation, at sa mga confused sa ating first video ay siguro naliwanagan na kayong lahat dahil mayroon na tayong mga sources and enough explanation. Now let's go to the exciting part. The read rejected by Soto. Madadraft kaya si Kai Soto sa NBA? Or baka paglaro kaya siya this incoming season sa NBA? Well, sa ngayon ay mahihirapan si Kai Soto dahil ang tinitingnan ng mga NBA teams ay ang ability ni Kai Soto to guard the pick and roll. At kung kaya niyang bantayan ang mga smaller players galing sa mga ball fakes. Ang lateral defense ay isang napaka-crucial ngayon sa NBA dream ni Kai Soto. Ito rin kasi ang problema ng ibang mga big men sa NBA at ang dahilan kung bakit NBA teams chooses to play undersized centers. Dahil ang NBA ngayon ay isang pick and roll league. And it remains to be seen kung paano mag-react si Kai Soto defensively sa mga switches and how will Kai Soto react to the pace and space which pushes the speed of the game and the spread out offenses of most of the NBA teams. At kapag nakikita ng mga NBA teams na kaya ni Kai Soto ang lateral quickness defensively, ay siguradong kukunin si Kai Soto inside the lottery pick. Perhaps the New York Knicks will get him at number 11 pick. But it will all depend sa kanyang workout. At dito kailangan ni Kai Soto maipakita na kaya niyang bantayan ang mga maliliit na players. Comment your thoughts below and don't forget to click the like and subscribe button, as well as the notification bell to stay updated on our new videos.